Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang. Lahat po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa'yo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin ng makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang iyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y malubuhang nasaktan. Paglimabas ako ng parang, nakikita ko ang mga sawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka na ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pa't wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam namin gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan
ng maral mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makagawa ng ulan ang mga Diyos-Diyosan ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sino man sa kanila. Panginoon, nasa iyong aming pag-asa sapagkat ikaw lamang ang makagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasal ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana kami ay tulungan, Panginoon Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasala ay patawarin ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mong daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming para matupa sa iyong pastulan. Magpupuring klagit, magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Hesukristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabubuting binhi. Ang bukid ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iipunin ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at ipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat na gumagawa ng masama at ihahagis
sa mga maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kariyan ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. At binabati rin po natin na magandang umaga ang ating mga kapatid na nag-ipagdiwang sa atin via social media platform at ang ating mga kapatid sa iba't ibang dako ng mundo. Ang ating Ebanghelyo po ngayon ay ang paliwanag ng Panginoon sa Ebanghelyo ang ating narinig noong Sabado, ang talinghaga ng maghahasik. Pagkatapos maghasik ng magsasaka, siya'y nauwi na sa bahay. At habang natutulog ang mga tao, dumating naman ang kaaway at naghasik ng damo. Kaya nung tumubo ang trigo, kasabay ding umusbong ang mga damo. Kaya dito sa ating Ebanghelyo, sabi ng mga alagad ni Jesus, ipaliwanag po namin sa inyo, ipaliwanag po ninyo sa amin ang ibig sabihin ng talinghaga. Kaya ito pinaliliwanag ng Panginoon na ang anak ng tao, si Jesus, ang nag-ahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay sanlibutan. Ang mga taong mabubuti ay ang mga at ang pinaghaharian ng Diyos ay ang mabuting binhi. At ang diablo ang pinagagalingan naman ng masamang tao at kinakatawan ng damo. Napakadali mga kapatid sabihin na ay ganun pala yon. Pag yung mga masasama, mga makasalanan, malayo sa simbahan, walang kinikilalang Diyos, sila yung damo. At tayo na nagdarasal, nagsisimba, ay tayo na yung trigo at mabuting binhi. At tayo na rin yung parang makasisiguro na magliliwanag sa kariyan ng langit ayon sa bandang dulo ng bahagi ng ating Ebanghelyo. Pero kung titingnan natin mga kapatid, bagamat ito'y tumutukoy sa ibang, sa masamang tao, sa mabuting tao, mas maganda po siguro kung titingnan din po natin ito sa ating sarili. Baka naman, sa ating sarili ay buhay din ang damo at buhay din ang trigo. Di po ba? Kung sa ating pagsisikap na mapabanal ang ating buhay, hindi po natin may pagkakaila na may mga yugto ng ating buhay na kung saan tayo rin naman ay nagpapasilo sa diablo, nahuhulog din sa kasalanan. Kaya nga po, may sakramento ng pangungumpisal. Dito sa Quiapo, araw-araw, may pangungumpisal. Bakit? Para makita natin na at maalala natin na hindi sa lahat ng pagkakataon na ay mabubuti tayo talaga. Hindi tayo makakasisiguro na tayo na nga yung tinutukoy ng Panginoon na magliliwanag. Dapat titingnan natin na sa ating araw-araw na buhay na may mga pagkakataon na ayan, hindi man tayo masamang masama, pero may marami pagkakataon sa ating buhay na aandap-andap tayo sa ating pananampalataya, nahuhulog sa pagkakasala. At tuwing tayo magkasala ay ayan,
binubuhay natin sa ating sarili ang trigo. Kaya tingnan po natin, ano po, sa ating pagsisikap na papalapit sa Panginoon, dapat papansinin natin, ano ba yung mga trigo sa aking sarili? Ibig sabihin, yung mabubuting gawain, yung mabubuting asal, ano ba ito? At atin po itong palaguin. Katulad ng pagsisikap na hindi lamang sa magdasal, hindi lamang sa magsimba, kundi magsikap din na magkaroon tayo ng magandang impluensya o makagawa ng mabubuting bagay sa ating kapwa-tao, hindi lamang sa sarili. Kaya huwag po tayo makontento kasi nagdarasal na tayo, nagsisimba na tayo, tapos na, nagawa na natin ang mabuting bagay at tayo naging magandang trigo na. Ang pinakamagandang tingnan natin, ano nga ba tayo? Anong papel nga bang ating ginagampanan sa buhay ng ating kapwa? O kaya naisasabuhay nga ba natin ang ating pagdarasal? Naisasabuhay nga po ba natin ang ating pagsisimba? Kasi ibig sabihin po, sa pagsasabuhay natin, ang ating pinagdarasal, ang ating pagsisimba, ay nauuwi ito dapat sa mabuting asal. Pagkalinga, pagmamalasakit sa kapwa, ito may kadugo o hindi kadugo. Dapat tayo nagiging imahin ng ating poong Jesus na ating sinasamba. Dapat tayo po nagiging imahin ng ating poong Jesus na tinatanggap natin sa banal na komunyon. Dapat tayo po nagiging imahin ng poong Jesus na ating pinagdarasalan at hinihingan ng mga biyaya. Pag ating po ginagawa yan araw-araw, masasabi natin na tayo nga po ang gumaganap ng papel noong trigo na namumunga ng mabuting bunga. Pero hindi po natin po pwede rin ipagkaila na andun din po mga pagkakataon na ang trigo, ang damo sa ating buhay ay mas nangingibabaw kaysa trigo. Ang damo. Paano natin malalaman kung ito'y nangingibabaw kaysa mabuting binhi sa ating sarili? Ang masamang binhi, makikita natin yan, ano po, sa ating gawain din. Ano nga ba ang dating natin sa iba? Ano nga ba ang ating ginagawa sa ating kapwa, sa pamilya? Marami na po akong nakausap na mga deboto ng ating poong Jesus Nazareno. Hindi nagliliban ng Biyernes, talagang napunta rito. At tuwing pista ay talagang makikisiksik sa prosesyon at translusyon. Pero ang buhay naman ay malayo sa pagiging talagang tunay na deboto. Ano yon? Habang tinatawag ang sariling deboto, habang natutuwang magsuot ng uniforme na may nakasulat Nuestro Padre Jesus Nazareno, ay nandun pa rin ang bisyo. Lahat ng uri ng bisyo, andun pa rin ang pagiging irresponsable sa pamilya, andun pa rin ang pagiging sanhi ng hindi pagkakasundo ng kapwa at mismo siya mismo, ay marami pa rin kaaway. Yun ang nangyayari kapag umuusbong at pinahinahayaan nating tumubo ang damo sa ating buhay o ang masamang gawain sa ating buhay kaysa doon sa trigo ang mabubuting gawain. Mga kapatid, sa bandang huli ng ating ebanghelyo, sa bandang dulo, andoon yung tinatawag nating paghuhukom.
Pero huwag po natin gawing rason ang paghuhukom sa bandang huli ng ating buhay upang gumawa ng kabutihan. Hindi na natin gawing rason para maging mabuti at palaguin ang mabubuting gawain sa ating buhay, kundi ang ating gawing rason, hindi yung paghuhukom at takot na baka mamaya tayo po'y napabilang sa mga mapupunta ng impyerno. Napaka-negatibo po ang ganyang pananaw. Mas mabuti po kung ating tingnan, hindi ang paghuhukom, kundi mismo ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, susimulan natin, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Dapat doon pa lang meron na tayong malaking inspirasyon. Nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Dapat, ano po, panatilihin natin yon sa kanyang wangis, na dapat sa araw-araw na ating buhay sasabihin natin, hindi lamang magpapakabuti ako dahil sa takot ako na ako'y mapabilang sa impyerno, kundi magiging mabuti akong tao, palalaguin kong kabutihan sa aking buhay sapagkat ako'y nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Isa sa buhay ko ito, at sa araw-araw ng aking ginagawa, ipapakita ko nga kawangis nga ako ng Diyos sa aking kabutihan, sa aking mabubuting ginagawa, sa mabubuting sinasabi. Sa aking araw-araw na buhay, papatunayan kung ako nga'y kawangis ng Diyos na ang mga tao'y mapapalapit sa Kanya sa pamamagitan ng aking munting gawa, ginagawa, maging inspirasyon na ako ng ibang tao na mapalapit sa Diyos. At makita nga nila at masabi, iba nga ang taong may kinikilalang Diyos sa wala. Diba? Ang ganda noon kapag masabi ng ibang tao, ngayon, alam ko na. Dahil sa ikay nakilala ko, dahil sa ikay nakatagpo ko, dahil sa ikay nakasalamuha ko, dahil ikay naging kaibigan ko, dahil ikay aking kapitbahay, dahil ikay aking kamag-anak, at nakilala ko, ako'y napalapit sa Diyos at nakilala ko ang Diyos sa pamamagitan mo. Yan ang rason natin kung bakit magpapakabuti at palalaguin ang trigo at mabuti kabutihan sa atin sapagkat tayo'y nilikha, kawangis ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, tinuruan tayo ni Kristo kung paano tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Idalangin natin ang pagdating ng kaharian ng langit dahil sa nababatid nating sumasa atin ang Espiritu Santo na nagpapatnubay sa ating mga panalangin. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod ng simbahan, naway tumalima sa kalooban ng Diyos at asamin ang kabutihan ng kanilang pinaglilingkuran, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga pinagkatiwalaang magdulot ng katarungan at may sakatuparan ang mga batas, naway tumingin kay Kristo bilang bukal ng karunungan, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Tayo naway maghintay sa panahon ng pag-aani ng Diyos at huwag tayong manghusga ng ating kapwa. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga matatanda, naway ating maalalayan sa pamamagitan ng ating pagiging maalalahanin at palakaibigan, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga namatay, naway tipunin ng Diyos bilang ani ng kaharian,
Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Panginoon ng langit at lupa, pakinggan mo ang mga hinaing ng iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming Allah, sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inianay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay mataguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid nam na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat na kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo lahat. At sumaiyo rin. Magbahagyanan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis at nagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na nyayahan sa banal na piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyod, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister.
Sumunod po tayo. Sa bigin na ito, ating pagsalunguhan ang katawa at dugo ni Yesu Kristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa bigin na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Yesu Kristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na August 1, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kumpilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan, at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation ngayong Martes sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay walang iba kundi si Reverend Father Rico Jan Bilanggel, Rector ng National Shrine of Our Mother of Perpetual Help, Baclaran Church. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pagiginabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa mamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa mamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ika'y kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon
magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.